Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Especially po sa mga bago dyan dito sa ating YouTube channel. And for this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo itong isang article from Forbes at nakalagay po dito, Bitcoin is not crypto, the SEC confirms. So ito nga guys, no, I don't know if ano po ang magiging komento nyo rito or opinion nyo rito. Especially ha, yung mga nasa cryptocurrencies na at may enough knowledge pagdating sa crypto. And di ko alam, no, kung maniniwala po kayo dito or mag-agree kayo dito. Kasi sabi dito, Bitcoin daw is not a crypto. Sabi ng SEC or Security Exchange Commission. So kinonfirm daw po nila ito. So di ko alam kung anong pakulo ang meron. Paano nasabi ng SEC or Security Exchange Commission ito. Pero ayan, sabi dito, talk to Bitcoin maximalist. Ayan, someone who believes that Bitcoin is the only digital asset with innate value. And more likely than not, they'll tell you the world's oldest cryptocurrency is in fact not crypto at all. So parang sinasabi nila dito na si Bitcoin ay hindi katulad ng mga cryptocurrencies ngayon na nagsisilabasa. And sinabi rito na Bitcoin is the oldest, which is tama naman, no? Mag-agree tayo dito na Bitcoin is the father. Siya ang the oldest kasi siya yung pinakaunang nagawa na cryptocurrencies or digital currency kung tawagin. And sabi dito, in fact, not crypto at all. Okay, so I think magdi-differentia lang ito or magkakaiba-iba to ng tingin pagdating sa kung ano ba nga ba ibig sabihin ng cryptocurrency, hindi lang as virtual currency or digital currency. Kasi sabi rito, the refrain can be confusing. Clearly, Bitcoin pioneered the use of cryptography, an ultra-secure type of encryption. With the aim of creating a digital currency, Bitcoin is the archetypal crypto. So sabi rito. And yet, in the context of how the digital asset marketplace has evolved since 2009, when Bitcoin was created, it's easy to see why maximalists distance themselves from the more generic term. So parang ay nga, ang mga nagsisilabasan ngayon ng mga cryptocurrencies ay cryptocurrency talaga. As in, literal na cryptocurrency. Kaso mga gawa-gawa lang na ang problema ay madaling mawala. Okay, ang problema ay pwedeng mawala or ay nga ginagamit for scams. So I think kaya nasabi nila na Bitcoin is not a crypto kasi the rest of the cryptocurrencies aside from Bitcoin ay madalas ginagamit for scams nga. Okay? And ay nga, Bitcoin ay hindi katulad ng iba na may founder. May founder naman, of course, may creator si Bitcoin, pero hindi na siya yung parang may control na parang hinayaan niya na sa computer yan. So, unlike Ethereum na meron pa rin mga tawag dyan, developer yan, Binance, nandyan yung mga developer niya. And anytime, pag nagka-problema sila, pwede silang gumawa ng something na pwedeng ikasira or ikabagsak ng presyo ng nung isang cryptocurrencies. So that is why parang tawag dito, nilalayo nila or separate nila tong si Bitcoin sa the rest of the cryptocurrencies. And too many in the space, crypto has become a euphemism for fraud and exploitation, which is sinabi ko nga kanina. The US Security Exchange Commission, America's final regulator, shared this concern and has tried to protect consumers from unscrupulous players in the cryptosphere. Its main weapon is an offensive defense, ayan, clipping the wings of dodgy cryptos by attacking the exchanges or digital marketplaces. So actually, tama naman, no? Maganda naman talaga yung hangarin or maybe, no, ay tama naman talaga yung ginagawa nila kasi madami naman talagang nai-scam sa cryptocurrencies. But ayun nga, ang problema kasi hindi naman lahat, no, nilalahat kasi nila, which is hindi naman lahat, no, kasi meron naman talagang kumikita, may mga legit naman talaga, trading naman talaga. Kaso yun lang, no, hindi rin talaga natin maalis na meron pa rin talagang crypto price manipulations, no, may mga tinatawag tayong balyena na nagmamanipula ng presyo ng crypto. So yun lang ang problema dyan. Kaya still, no, ang crypto dapat talagang
pag-aralan talaga, and tama naman itong mga nangyari, no, para at least masala, okay, ang cryptocurrencies. Sabi yan, the SEC strategy hinges on claim that most crypto can be classified as securities nga. So, kasi for investments, yung iba kumikita for staking, so ganun ang ginagawa nila. Kaya sinasabi niyang SEC na the rest of the cryptocurrency aside from Bitcoin is securities, kaya inatake nila ito ngayon. Pero syempre guys, no, in crypto kasi there's freedom, no, and hindi control yan ng gobyerno, kaya ayan, inahanapan talaga nila ng paraan para makontrol, and it involves money talaga, so ganun talaga, no? Excuse guys. And the its regulator minefield that stop in crypto exchanges are only too aware of. We are operating as if unlicensed secret exchange in the US, bro. Binance Chief Compliance Officer an internal message in 2018 according to evidence. But here's where it gets interesting for maximalists. In order to prove whether or not a crypto is a security, the secret lies on a precedent set by the US Supreme Court in 1946, specifically SEC versus W.A.J. Howey. The so-called Howey test holds that an investment contract amounts to a security if three conditions are met. And there's an investment of money. So, security, pag may invest itong money, the investment is made in a common enterprise, and there's an expectation that profits will be derived from efforts of others. So, syempre, kasi parang, para tumaas kasi yung presyo, pag may bumili, saka tataas ang presyo. So, parang ganun nila tinitinan as securities ang isang crypto. There's tama naman talaga, ano, na tumataas naman talaga ang presyo ng crypto kapag may bumibili. Kapag walang bumibili, wala, hindi tataas po ang presyo ng cryptocurrencies. But, ganun din naman nangyari ka Bitcoin. Kaya, I don't know kung paano nila naisipan na i-separate si Bitcoin from the cryptos. At sabihin na hindi crypto si Bitcoin. And siguro ay, ang mga basehan lang talaga nila dito, tulad ng conclusion dito ay, ay nga, si Bitcoin ay legit talaga. No, walang developer na nagko-control na, and self-sustaining siya, and ay nga, the first crypto talaga na nagawa, kaya parang okay na sila kay Bitcoin lang, no, pero anyway ay malalim na usapin yan, pero ewan ko kung ano po masabi nyo rito, no, siguro ay may pag-asa talaga umangat ang presyo dito, Bitcoin talaga, kaya yung mga tawag dito expect ang tawag dito yung kanilang yung speculation nila or yung sinasabi nila na si Bitcoin ay pwedeng umabot ang $100,000 to $1,000,000, possible talaga yan, no? Kasi mga pinopromote talaga nila si Bitcoin and pinoprotektahan nila si Bitcoin, kaya ayun lang, so hold lang tayo, no, kay Bitcoin, and sa mga pang hold and sa mga walang pang hold ay aral-aral na lang po muna. Alright, so ito lang ang gusto mong i-share. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.